pagdating ng mga anak mo? Tulog ng tulog, oh. Nakatawa pa rin. Ganda-ganda. Mana sa'yo. Wilson! Akala ko nung una, mahirap pumatay ng tao. Pero kapag buhay mo na pala nakapain, parang hayop lang pala ang kalaban mo. Nako, baka duguin ako sa kwento mo, Wilson. Kapapanganak ko lang eh. Masanay ka na, Elisa. Dahil pag sundalo ka, tataas lang ang rank at sweldo mo kapag marami ka napatay na kalaban. Ayoko nang marinig yan, Wilson. Itong si Nene ang asikasuhin mo. Bagay kaya naging babae itong anak ko? Bagay sa akin, para pag nadedestino ka sa malayo, may manika akong buhay. Tumawag ng headquarters. Nasa hotspot area tayo. NPA infested area pala to. Di maganda. Para magkaroon tayong laban. Lagi lang tayo nagpapatrol yan na walang encounter eh. Sarge. Oh!
Ginagawa mo dyan? Mauubusan na yata ako ng dugo. Wala yan. At huwag kang dadaing. Dahil matutuwa mga kalaban natin pag nakitang nahihirapan ka. Taliwala yung sugat mo. Mas grabe pa nga to eh. Talbos lang ng bayabas ang katapat niya. Kawal ako ng pamahalaan. Pero sa nakita ko, gusto ko sumama sa pangkat mo. Handa akong mamatay. At handa akong pumatay. Handa kang pumatay? Handa kang mamatay? Sundalo. Ibig ko malaman mo sa Kurotong Balele. Bawal ang mamatay. Sa iyong pagkakasugat sa oras ng labanan ay pinagkakaloob sa iyo ang medalya ng katapangan. O tingnan niyo, swerte talaga yung pangalong anak natin, si Junior. May medalya na. Naging corporal pa ako. Pero muntik ka nang mamatay, Wilson. Hindi namin kailangan ng medalya. Ikaw ang kailangan namin. Hindi si Corporal Soronda. Dahil dito sa medalyang to, aasenso tayo. Kailangan to sa buhay natin mag-anak. Buhay ko puhunan dito. At hindi buhay mo. Kaya ako lang may karapatang magsalita tungkol sa medalyang to. Oh, ayun, halika, halika.
Oh, kiss, kiss kay Papa. Alam mo, ate, mula nung naging sundalo si Wilson, lumayo ng loob niya sa akin, nararamdaman ko. Sa tingin ko, kasi parati siyang nakadestino. Sa isang taon, minsan lang siyang umuwi dito. Huwag ka nang mag-alala. Ikaw kasi hindi mo siya pinupuri eh. Pero ang karangalan niya, sa dugo ng gagaling, sa dugo niya, at sa dugo ng ibang tao. Sardinas na naman ang rasyon mo. Kaya nagiging nervyoso ka. Nag-iisa ka na nga sa pagpapatrolya. Mabaho pa kinakain mo. Kung naputokan kita, NPA ang labas mo. Hindi ako pwede maging NPA, Wilson. Kuratong baleling na ako. Nung nag-awol ako, sumapi ako sa kanila. Masarap ang buhay sa grupong yun. Walang opisyal na didisiplina sa'yo. Walang superior tulad sa army. Pati rasyon mong pagkain, papakailaman. Balita ako disbanded ng kuratong baleling. At ngayon, kalaban na ng gobyerno. Kung naniniwala kayo sa mga balita, may sasabihin ako sa iyo. Ang kuratong baliling ay makatao. Kuha tayo kahadlukan, tanan, mahimon na itong awayon. Dinhi ka na sa amo para mahibala ni mo nga tanan giningon sa imo. Tinuod. Si Ate Manoy Berto, haligi ng kuratong baleling. Sa kanya, hindi ka makakatikim ng sardinas. Lahat ng nag-awol na pulis at naaboridong mga sundalo, sa kanya tumikim ng sarap. Pag-isip ka, Wilson. Hindi pwedeng kainin ang medalya. Dito. Si Wilson nasa labas. Magpapaalam daw. Aalis po muna ako. Sige, bilisan mo lang. Aalis ka raw, Wilson. Saan ka pupunta? Iiwanan mo kami ng mga anak mo?
Ito si Junior. Sasama ako kay Miguel. Destino. Ba't di mo dala ang uniforme mo? Hindi na ako magsusundalo, Elisa. Malayong pupuntahan ko. Sa Maynila. Matagal ako bago makabalik. Ilang buwan? Ilang taon? Huwag mo na ako hintayin. Hahanapin ka ng mga anak mo. Wilson! Hihintayin kita, Wilson. Anong gagawin niya sa Manila, Wilson? Buksan mo yan! Asa mo! Yung bangis mo sa gubat, huwag mong dadalhin dito. Hindi na MPA ang kalaban natin. Tsaka pera ang kailangan natin. Tara! Maganda ang ikinilos ninyo. Miguel, alagaan mo si Soronda. Turuan mo siyang magpasarap dito sa Maynila. Tudloy siya magpalami din sa Maynila. Huwag kalimtiya. Kay Gani, malimtanan nimo. Putlon ko ang imong ikog sa atubangan. Manoy, mawad-antag kalipay, ana. Yung buhay na kahit kailan ay hindi niya matitikman sa probinsya, sa pagsusundalo niya, sa pamilya niya, at sa piling ng mga taong hindi katulad natin. Ipakilala mo kay Soronda na ang tao, kapag naging sundalo, para sa akin, ay hawak niya ang mundo. Lahat ng sarap sa buhay, matitikman niya.
Totoo. Ah, Timon eh. Dagan salamat, Manong. Noy. Salamat kaayo, Nung. Ari mo man. Dagan salamat, Manong. Wilson. Ari ang sa imo. Along yun, dapat nagpapadala siya ng pera dito. Aba, dalawang taon na. Alila na ako ng mga bata dito. Tsaka naubos na yung sahod ko. Hindi mo na yata ako kapatid eh. Magtsatsa na yata ako dito. Kaya nga nararamdaman ko na mahal niya kami eh. Ayaw niya kaming kumaing mag-anak na galing sa pinagnakawan niya. Hindi iyon, Elisa. Kung mahal ka niya, hindi dapat siya pumato ng ibang babae. Sino? Minerva daw ang pangalan. Sabi ng mga tao. Ate, hindi yan totoo. Chismis lang yan. Chismis lang yan, ate. Hindi. May nakapagsabi sa akin yung taga-Maynila. Sinabi niya sa akin kung paano sila magnakaw. Magwaldas. Pasap sa mga babae. Maaari ko ba naman pasamayin ang loob mo? Kapatid kita. Mahal ako ni Wilson. Hindi niya yung gagawin. Lisa, makinig ka. Bata ka pa. Ako pa naman. Ano pa pwedeng gawin? Ate, mahal ako ni Wilson. Mahal niya ako. Hindi. Umanap ka ng ibang taong magmamahal sa'yo. Hindi ka niya mahal. Hindi ko. Kung mahal ka niya, hindi ka niya napasaktan. Ako naman. Ate! Ha 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 ha
in-apartment mo ko. Hindi na ako nakaka-uwi sa amin. Tiyak galit na ang parents ko sa akin. Alam mo naman, kaya lang nila ako piniyagang mag-beer house para makapag-college ako. Tapos, eto. E di sabihin mo nag-asawa ka na. Ganun lang bang kadali yun? Oo. Parang nagtanong lang tayo. Tapos magpapakasal. Kailan, Wilson? Doon lang mawawala ang takot ko kapag kasal na tayo. Alisin mo na yung takot mo. Dahil malapit na tayo magpakasal. Sino yan? Si Fred. Sandali lang. Kailangan ka ni Mikin. May pupuntahan daw kayo. Sige, sabihin mo sundan na ako. Ano ba talagang trabaho nyo? Bakit walang pinipiling oras? Alam mo, Minerva, batong negosyo namin, wala lugi. Para lang kami namumulot ng pera sa daan. Roger. Out. Sinasabi ko na nga ba eh, pwedeng-pwedeng maging leader yung rekomendado ko. Yung trinatrabaho namin ng 5 minuto sa armored van, kinukuha lang niya ng 3 minutos. Maayo na nanay. Tinood. Ug karon ngayon una ko, nga ang kuratong baliling, amo na ang tag-iya, sang kinabuhi kagkalag ni Soronda. Matuo ka na, anak. Tama ka. Buhay at kaluluwa ni Soronda ang kuratong baleleng. Bali! Gusto mo na! Hindi mo po pwede, naka-time lock ho yan. Ano bang time lock ang sinasabi mo? Oras lang makapagbubukas niyan. Anong oras ba magbubuksan yan? Bukas pa po. Oh, ilabas mo lahat! Ito pa! Puto ko! May mga polis na ba?
Negative, negative. Wala pa. Nandiyan na kami. Bango na! Malayo si Bituka yan. Wilson, yari na ako rito. Huwag na ba? Hindi na akong giyod mabuhi. Di ba sabi niyo bawal mamatay? Salita lang yun. Sige na. Labas na! Iwan yan! Andahan niyo mga kotse! Yan, titinan! Tingnan mo na! Kailangan makuha tingga. Tama na. Wala na mangyayari. Oras ko na. Bigyan niyo ng hangin! Bigla pa naalala yung mag-iin ako. Sarili mo intindihin mo. Huwag yung pamilya mo. Matay ka na. Umiiyak ka pa. Nakawa naman yung mga anak ko. Wala silang lalamunin yung pagdatodas ako. Pag namatay ka, pare, yan ang pinakamagandang gagawin sa pamilya mo. Hindi na sila kakain na galing sa pinagnakawan. Alam ko naman eh. Sumusuway ka sa doktrina ng samahan. Alam ko pa rin nagpapadala ng pera sa pamilya mo. Kaya tinitipid mo yung pagpapasarap sa buhay. Ako si Wilson Soronda. Ay sumusumpa na susundin ko ang mga doktrina ng samahang ito bilang isang pinuno. Ipakikita ko sa aking mga tauhan at sa samahang ito na ang pinakmalaga ay ang aming mga sarili lamang. Sa mga nakakataas sa amin, susunod ako ng walang pagtutol sapagkat ang kanilang mga utos, ang aming buhay, ang aming dugo, ang aming pamilya, ang aming mundo.
Ba't ako nagsiselebrate? Tumaas na rango ko sa negosyo namin. Ako na operations manager. Mabuti ka pa tumataas. Ako pa baba. Para na akong preso rito ah. Naghihintay na lang lagi. Sa'yo at sa kasal natin. Kasal na naman. Di ba sabi sa'yo yung pag-asawa? Hindi naman parang kaning susubo yan. O kapag napaso, iluluwa mo. Eh itong isinubo mo sa tiyan ko. Kahit mapaso ako, mailuluwa ko pa ba to? Wilson, hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Pakasalan mo na ako. Sinong baklang Judas sa inyo? Pasensya ka na, Wilson. Nabigla kasi ako eh. Hindi ko alam na kursyada mo. Bilib ako sir. Marunong ko umamin ang mali mo. Hindi ka bakla. Salamat po. Magaling kang bata. Kaya lang, kapag nabibigla ka, naghuhudas ka. At ayoko may hudas na kasama. Naniniwala ka na siguro wala akong pamilya. Oo. Porbida. Hindi ba't napakinabangan nyo naman ako? Yung mga opisyalis ka ninyo buwan-buwan binibigyan ko. Tingnan sila na kung inyo ko pusilon, mapilditan tanan. Pero pagbayaan lang ninyo ako, tanan kita makaganaan siya, God. Ing na sila. Ing na mga dalag ko nga opisyal yun diha. Pasagdan lang nila ko. Maginaan siya tatanan. Thank you.
sagrado ang Koratong Baleleng. Pagkatapos ng mga naganap, sinuri ko ang kasaysayan ng Koratong. Nagbuwis sila ng dugo at buhay. Naglingkod sila sa pamahalaan. Lumaban sila sa mga rebelde. Ngunit tulad ng alsamasa, kinalimutan sila ng gobyerno. Bigo sila. Bilang isang sundalo, nararamdaman ko ang kabiguang yun. At alam ko, nararamdaman din ninyo. Habang nakikipaglaban tayo sa gubat, karamihan sa mga opisyal natin ay nasa syudad at nagpapakasarap. Kaganti tayo. Tayo naman ang magpapakasarap. Bibigyan natin sila ng hirap. Bilang paggalang sa Koratong Baleleng, ayokong gamitin ang titulong yan sa itatatag nating samahan. Mula ngayon, tatawagin nila ang ating pangkat na Solid Group. Solido. Nagkakaisa. Walang hudas. Ang buhay ko ay buhay ninyo. Ang kamatayan ninyo ay kamatayan ni Wilson Soronda. Sir, aayusin ko lang yung parking mamaya. Sige, okay lang. Okay. Oh, bakit? Bakit? Sir! Ang mabuti pa, miss. Kaya corporate na lang. Kasama mo kami papasok. Magkunwari kang magkakilala tayo. Magkaibigan. Saka mong binana mo. Oo. Ronda rito. Umabot kila lang, ha? Wag! Wag! Hey! Sige na! Suba! Walanda kayo! Kung ayaw nyo masaktan! Go! Tumapala kayo! Suba! Suba! Walang kikilos! So, manager, turo mo sa akin kung nasa na po. Please! Kayo, limasin niyo na lahat ang pera! Tisay, pag nininervyos ka pala eh, mas kumaganda ka. Takot po ako sa inyo, sir. Oh. Kasi po... Nanginginig ka pa, ha? Kasi po, natatakot po ako sa baril eh. Alam mo kung puputokan kita eh, hindi baril ang gagamitin ko eh. Gusto mo! Huwag siya po, huwag ka. Ayan na po. Operasyon! Ayun na po. Ayun na po. Taba! May alarma sa Eastman Bank.
Punta nyo! Kung sa kumpanya mo naghutas ke, sa akin pa kaya? Bilis pare! Bilisan nyo! Dali! Si Wilson! Si Wilson! Tayo na! Yung mga namatay natin kasama na at yung mga napatay natin, huwag nyo naintindihin yun. Magpakasarap kayo. Gawin nyo lahat ang gusto nyo gawin sa buhay. Isa lang ha, isang bagay lang. Kung mahal nyo ang pamilya ninyo, huwag nyo silang pakainin na galing sa perang to. Naintindihan nyo ba? Kinalimutan ko na pamilya ko, Wilson. Yung mga kapatid ko, pinatigil ko na sa pag-aaral. Hindi ko na rin sila sinusulatan. Bay, tama si Wilson. Alam niyo sa trabahong ito, dapat baliwala mo ng pamilya natin. Dahil kung hindi, lalambo tayo. Oo nga, kung gagamitin natin ang konsensya natin, paano na yung mga ginagawa natin? Yung pagnanakaw, yung pagpatay ng tao, lalo na yung pagpatay ko kay Fred. At saka ito ang ginagawa natin pagnanakaw, may puhunan tayong pagod at tugo. Eh yung iba nga dyan sa gobyerno, nakaupo kong magnakaw. Minsan nakatuwad pa. Hindi, talaga, marami nang pinatay ng mga tao yan. Hindi nga lang sa bala, kundi sa gutom. Mas grabe yun, buong Pilipinas na inanakawan, di ba? Pare, paano ba yan? Yung nobe mo, hindi mo na makikita. Yun nga ang problema ko ngayon, pare. Makinig kayo. Itong natitirang pera, ipambibili natin ng sasakyan para sa mas matuloy na operasyon. Kukuha tayo ng maraming safe house sa Metro Manila para sa kaligtasan ng ating pagtatago. Mahihilo yung tutugi sa atin. Mapapagod ang maghahanap sa solid group. Iba, pondo. Alam niyo naman, marami tayong lalagyan. Pasa kamay! Sinabi nung tukay sa loob. Tagal naman ang operasyon natin. Baka mainit pa. Siguro parang malaking bako ang titirahin natin. O, ayan na pala sila eh. O nga, no? Wilson, nagsurveillance kami sa target natin. Baka hindi matuloy yung transaction natin. Bakit? Hindi dumating ang payroll? Nasa loob na yung payroll, kaso nasa loob na rin yung parakaligang. Naitimbre na sa akin yan. Ano? Unahan natin. Pabayaan nyo na. Patapusin nyo yung trabaho nila. Pasensya na. Naunahan tayo. Salamat sa payroll, ha?
mabuti namang maranasan mong mawalda. Baba kayo lang dyan! Umula ito pera! Baba! Tingnan! Baba! Baba! Oo! Tingnan kayo! Ano ba yan? Baliwala ito na yun. Sino pa may tama sa inyo? Hindi ako makapapayag ng makalusutan solid group ni Soronda. Sa ginawa nilang ito sa akin, gaganti tayo sa kanila. Kukuha ko ng impormasyon kung anong bagong susunod nilang titirahin. Hold up, hindi natin sila. Hindi ganong klaseng gante ang ibig kong sabihin. Pinakialaman nila ang parakali. Pakikialaman din natin ang solid group nila. Uubusin natin sila lahat. Lahat ng klaseng bengansa. Gagawin ko labang kay Soronda. Positive ang intelligence report ng mga safe houses ni Wilson Soronda sa mga spot na ito. Particular na ang lugar na ito. Our trust is to attack and assault simultaneously. Pero ang kailangan ay gawin natin. Pilitin natin unang madakip si Wilson Soronda. Remember this, gentlemen. To kill a cobra, we should go for the head first. Is that understood? Yes, sir. Good. Magandang gabi, Coronel. Magandang gabi naman. Pinatungo ko na yan. Ako na nagsasabi, Soronda. Masyadong mainit ang tubig ngayon. Kailangan lumubog muna kayo. Kapag kalmante na ang tubig, saka na kayo lumutang. Salamat, Coronel. Walang kapagod-pagod si Coronel kung magkapera. Makikita si Wilson Soronda at ang solid group. Saan? Ang mabuti pa, magsalita ka na. Tulungan mo kami para mas gumawa ang sentensya sa'yo. Sabi ba yun na lang ako, Nong? Nakikita si Wilson, hinahanap ko nga ho siya. Ang katunayan niyan, hindi na ho ako nagtatrabaho dito ngayon. Paano ka magtatrabaho dito? Ikaw na yata nagmamay-ari ng beer house na ito. Bigay sa'yo ni Soronda, no?
Hindi ho, sir. Hindi kayo nakikita? Eh, ano yan? Yun nga ho, eh. 5 buwan na itong tiyan ko. Pero hanggang ngayon, hindi niya alam na nabuntis niya ako. Si Soronda! Siya makikita. Hindi ko alam. Hindi na siya umuwi dito. Doon, sa isa niyang kabit. Saan lugar? Iba-ibang lugar eh. Meron sa Pasig, meron sa Paranaque. Hindi ko alam. Kabit-kabit pala kayo. Baka meron din siya sa doon. Sana'y magbilang ng patay na kasamaan at mga atraso ng kalaban. Umuwi kayo sa Dipolog. Kumuha kayo ng bagong taon ng solid group. Gagawin ko mas matatag ang pangkat na ito. Mas malalaki operasyon ang gagawin natin. Wilson, eh kung tumigil ka kaya muna sa ginagawa nung yan, pulis siya, para kali. Kalaban mo. Pasikip ng pasikip ang mundo mo. Una-una lang yan. Pe-personalin ko yung mga matraso sa akin. Well, ba't hindi mo pa ipatrabaho sa amin yan? Akin ang pinakailaman nila. Ako makikialam sa kanila. Kapatid, kung ako sa'yo, kunin mo na lang muna si Elisa at mga bata. Baka mapalamig ka pa nila. Nung isang araw si Elisa bumiyahin ng Dipolog. Hinahanap ka rin ng mga bata. Yung bunso mo 5 taong kulang na. Kamukhang-kamukha mo raw. Huwag na natin pag-usapan yan. Sinunog ko ng tuloy pabalik sa kanila. Kung nasa isip ko pa kaya sila ngayon, kaya ko pa kaya maging ganito. Patay na ang Wilson Soronda na Sambuanga. Iba na ang Wilson Soronda na narito sa Maynila. Walang asawa at anak. Nag-iisa.
Jojo! Si Sarota! Sulit ko! Sinong gumahasa kay Minerva? Ikaw? Hindi! Sino? Itong ginagahasa niya! Lumabas kayo ng kwarto! Wilson! Babae lang yung Wilson! Pareho naman tayo ng trabaho eh! Kung gusto mo, bibigyan kita marami kang dam! Wilson! Kayong pumatay sa mga kasama ko. May ipapayaran kayo. Ikaw na gumahasa kay Minerva. Sisingil kita. Oo, magbabayad ako. Gawin mo ako alipin. Gawin mo ako tawag. Paglilin ko na kita. Di ba magaling ako magnakaw ng bako? Wilson, patawarin mo ako. Wilson, ano yan? Masarap pa si Minerva. Masakit ang Wilson. Wilson! Huwag sa Wilson, masakit ang... Bubuhayin kita. Para ikalap mo sa lahat ang utos ni Wilson Soronda. Huwag kang makiapit sa hindi mo kamit. Let's go!
na yan. Naibaw niyo ba kagad ang bakay ni Bayaw at ng iba pang kasama natin? Oo, Wilson. Bukas, paratingin niyo sa kapatid ko nangyari. Oo. Tama na. Huwag ka numiyak. Hindi naman kita pababayaan eh. Ha? Tama na. Bibigyan na at si Coronel. Magbukod na kayo ng 2 milyong piso. At itong mga dolyars na ito, huwag niyong gagalawin. May ibang plano ako dyan. Ha? Oh. Ikaw ang gagawin kong treasurera rito, ha? Kung may tiwala ka ba sa akin, Noy Wilson, eh. Coronel. Ang hirap, Coronel, eh. Kagabi, may mga bata ka raw lumiligid-ligid safe house. Alam mo ba yun? Kung ako sa'yo, Wilson, lumubog ka muna na mas malalim. Tutal, malaking dolyares ang nadali mo. Kailangan pa ba yun? Nandiyan ka naman, ah. Hindi ako magwa-warning, kundi kailangan. Ano ibig mo sabihin? Bakit sa mas malalim na tubig ako dapat lumubog niyan? Malaking isda ka na, Soronda. Si Cornel, alam ko, naramdaman ko, interesado sila sa dolyars natin. Mas mabuti siguro, Uncle, pauwi mo muna kami sa probinsya. Ako, kung anong gusto ni Noy Wilson. Hindi tayo makakalis ngayong gabi. Sigurado nakakalat mga checkpoint. Hindi naligtas ang apartment na ito. Bukas. Lilipat tayo ng ibang safe house. Ihandaan niyo na yung mga dapat talin. Kayo. Huwag kayo masisiraan loob. Ako nagsasabi sa inyo, may connection tayo. Para mailabas natin yung pinaghuli nila. Uncle, malaking balita yan. Baka bukas na sa lahat na ng dyaryo yan. Makaya mo pa kaya? Huwag mo akong pakialaman. Noy Wilson, pahinga ka muna. Ha?
based on reports submitted by the police that in the night of May 18, 1995, they spotted two vans carrying 11 suspicious-looking men. They tailed the two vehicles, and shortly before dawn, along Commonwealth Avenue, a shootout ensued. Witnesses. The 11 men were not killed in a shootout. They were captured earlier, herded in a safe house, transported in two vans, and upon reaching Commonwealth Avenue, they were summarily executed by their captors. Senate Investigating Committee and the Department of Justice termed as a rebound. That's enough.
yung ginawa mo. Hindi ka lumaban. Ben, kunin siya. What? Get him alive. Patayin nyo lang na may mga kasamahan ko eh. Patayin nyo lang ni Civil Sus Ronda. Sige! Dali dyan! Halika, halika! Tayo na! Tayo na! Sige, baba! Sir! Diyan namin sa dataling, sir. Ikaw pala ang Wilson Soronda. Sir, matagal mo na ako kilala. Ikaw nga ba ang leader ng Solid Group? Matagal mo na rin alam yan, sir. Ang dila mo magsalita, ha? Sige. Alam lang nila kung sino ka, sir. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang ng hayop na yan. Dala na nila yung suspect. Papunta na sila dyan. Hindi ka ba napapagod sa katatanong mo sa akin? Huwag mo akong insultuhin, ha? Anong kondisyon ang hinihingi mo sa Ronda para sa ibang mga kasamahan mo na nagtatago pa? Pakiulit mo nga. Una, ayoko nang may engkwentro. Pangalawa, ako ang dapat manguna sa mga taong uutusan mo. Bakit kailangan mangyari yun? Pag hindi nila narinig ang boses ko, baka hindi sila lumabas. Pangatlo, para maniwala sila na hindi mga pulis ang kasama ko, tanggalan niyo ako ng posas. Sir Ronda, ibigay mo na ang 100% mong kooperasyon dito. Matagal na ako nagbibigay ng kooperasyon sa inyo, Koronel. Hindi lang daan-daang kooperasyon. Milyon-milyong kooperasyon na naibibigay ko sa inyo. Tandaan mo to, Sir Ronda. Kapag bitag lang yan, mananagot ka sa amin. Nata lahat ng pangalan sa kakatawag mo. Kung meron mang matino, sira ulo rito. Hindi man sumagot, bahala na ipuputok sa atin. Yan ang salab. Siguraduhin niyo ito. Inuugoy lang tayo nito. Pinaposte ako kanina to eh. Alam ko wala tao rito. Pinaposte mo pala eh. Kaya siguro na bulabog. Natural, wala na. Sige na, narento.
Umalis ang kamay mo sa lamesa. Rhonda, huwag ka na magbigay ng problema. Baka pinaiikot mo kami. Ako nagsasabi sa'yo, ikaw may hilo, hindi kami. Paano ko ito paikutin? Mukhang mas veterano ka pa sa akin. Tsaka pwede sa mas matindi sa paikutan. Di ba? Rhonda, huwag mo na pahabain. Hindi naman tungkol sa sinasabi mo ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Sa ibang safe house, tiyak marami ako mapapahuli sa inyo ron. Huwag mo tayo magpagod. Sulat mo nilang ang lugar at pangalan ng mga kasamahan mo. Pwede ko na ba tanggalin ang kamay ko sa lamesa? Huwag ka naman miloso po. Sulat mo na lang! Wala, minasakil ako! Kayo sa headquarter. Ito, ang daming saksak! Gemma Ciplon, sister of Wilson Soronda, was found dead with stab wounds. Why she was killed and who killed her is still unknown to the police. Ah!
Subject eliminated. Possessed by guns and bullets, money and women. Tatlo! Tatlo ang Diyos natin ngayon! Sana sa taas, pangalawa, ang baril na hawak ko, gagampang.